Nagsisimula ang pelikula sa isang binata na nagngangalang Amon na gumagala sa mga lansangan ng Kahandak sa kanyang skateboard. Sa kasalukuyan, ang lungsod ng Kahandak, na sentro ng kapangyarihan at kaliwanagan sa loob ng maraming siglo, ay nahulog sa kamay ng isang kilalang dayuhang mananakop na tinatawag na Intergang. Dumating si Amon sa isang Intergang checkpoint, kung saan siya pumupunta upang hadlangan ang isang sundalo sa pag-inspeksyon sa isang van. Nasa loob ng van ang apat na kasamahan na sina Samir, Ishmael, at Karim, kasama ang isang nakatagong detainee na nagkataong kapatid ni Karim at ina ni Amon na si Adriana. Para matulungan silang makadaan sa checkpoint, gumawa si Amon ng kaguluhan. Ipinahayag niya ang kanyang damdamin sa sundalo, na tinatawag ang Intergang para sa kanilang mga dekada ng pang-aapi. Sa tulong ng distraction ni Amon, matagumpay na dumaan ang van sa checkpoint at umalis. Pagkatapos ay naabutan ni Amon ang van, humihingi ng pahintulot sa kanyang ina na sumama sa kanila, ngunit hindi siya pumayag dahil masyadong mapanganib ang kanilang misyon. Kaya't sila ay naghiwalay ng landas, habang ang van ay nagmamaneho sa mga kabundukan ng disyerto upang magpatuloy sa kanilang misyon sa paghahanap ng korona ng Sabak. Habang nasa daan, nakita ni Samir si Adriana na sumilip sandali sa kanyang kwintas, at nagmumungkahi na ito ay nagkakahalaga ng isang kapalaran sa black market. Ang kwintas ay gawa sa tunay na Eternium, isang pambihirang mineral ng Magic Properties na matatagpuan lamang sa Kahandak. Ngunit ipinagkibit-balikat siya ni Adriana, at ipinahiwatig na ito ay isang pamana ng pamilya. Bilang isang arkeologo, inihayag ni Adriana na ang korona na hinahanap nila ay napakalakas dahil ito ay gawa sa purong Eternium. Siya exclaims na ang korona ay dapat ilipat bago ang Intergang samantalahin ang kanyang dakilang kapangyarihan. Hinahanap ni Samir, Ishmael, at Adriana ang bundok habang binabantayan ni Karim ang sinumang paparating na mga sundalo ng Intergang. Hindi nagtagal at natukoy sila ng mga sundalo at pinatay nila si Samir at nakuha si Karim. Samantala, si Adriana at Ishmael ay lumipat pa sa bundok. Matagumpay na nahanap ng dalawa ang korona ng Sabak, kasama ang puntod ni Teth Adam, na pinaniniwala ang kampiyon at bayani ng Kahandak. Sa sandaling makuha ni Adriana ang korona, dumating ang Intergang habang hawak si Karim na hostage. Tinangka nilang nakawin ang korona mula sa kanya, agresibong pagbaril sa kanyang lokasyon. Agad siyang tumakbo palayo, ngunit huminto, nang makita ang kanyang kapatid na si Karim na malapit ng barilin. Nang masulok ang sarili, ipinakita niya ang kanyang sarili sa harap nila, nagkukunwaring sumuko. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ay napunta siya sa ibabaw ng puntod ni Teth Adam, kung saan ipinatawag niya ito ng isang incantation na pinalakas ng kanyang Eternium necklace. Sa isang iglap, isang electric shockwave ang sumabog nang magising si Adam mula sa kanyang puntod. Pinagbabaril siya ng mga tropa ng Intergang, ngunit walang epekto. Sa asar, nilalabanan sila ni Adam. Sa kabilang banda, habang tinatawag ni Adriana si Ismail, ang malalaking tipak ng bato ay bumagsak sa kanya. Sa pag-iisip na siya ay namatay, sina Adriana at Karim ay tumakas ng mag-isa, kasama ang korona ng Sabak. Samantala, walang awang nagzap si Adam at pinatay ang mga tropang Intergang sa bundok. Nagpasabog siya ng isang butas sa dingding bago lumipad palabas ng bundok. Pagkatapos ay pinawi niya ang lahat ng backup na puwersa ng Intergang sa pamamagitan ng kanyang napakaraming kapangyarihan. Ang kanyang hindi kapani-paniwalang bilis ay nagpapahintulot sa kanya na manipulahin ang mga papasok na pag-atake ng mga kalaban. Maya-maya pa, napadpad sina Adriana at Karim kay Adam habang tumatakas sakay ng kanilang van. Habang dahan-dahang lumalapit si Adam sa kanila, nanlamig ang magkapatid sa takot. Sa likod niya, naghahanda ang isang sundalo na bumaril ng rocket na pinalakas ng Eternium. Ngunit nahuli ni Adam ang rocket at tinitigan ito bago ito sumabog. Ang kapangyarihan mula sa Eternium ay sumusugat sa kanya at kalaunan ay nawalan siya ng malay. Isinama ni na Adriana at Karim si Adam sa van at nagmaneho pauwi sa lungsod. Bumalik sa bundok, si Ishmael ay hindi patay at naging pinuno ng Intergang sa Kahandak. Nakipag-usap siya sa isa pang tropa ng Intergang na tinatawag na Raptors, upang ipagpatuloy ang kanyang paghabol sa korona. Ang mga kaganapan sa Kahandak ay nakakuha ng atensyon ng US Government Official Amanda Waller. Nakipag-ugnayan siya sa pinuno ng Justice Society, si Carter Hall, na mas kilala bilang Hawkman, upang tipunin ang iba pang mga miyembro at italaga silang hulihin si Adam. Nagpapatuloy ang dalawa upang pag-usapan ang mga miyembro na ipapakalat sa Kahandak. Si Maxine Hunkel, nakilala rin bilang Cyclone, ay nagtataglay ng mga kapangyarihan sa pagmamanipula ng hangin, mga kasanayan sa computer, at isang hindi kapani-paniwalang IQ. Si Atom Smasher, na ang tunay na pangalan ay Al Rothstein, ay minana ang kapangyarihan ng kanyang tiyuhin sa paglaki at sobrang lakas. At si Kent Nelson, nakilala bilang Dr. Fate, ay nagtataglay ng kadalubhasaan sa arkeolohiya, mahika, telekinesis, at medisina. Ang apat na miyembro ng Justice Society ay sumasakay sa cruiser ship ni Hawkman habang naghahanda sila para sa kanilang pag-alis sa Kahandak. Ipinaabot sa kanila ni Hawkman ang misyon na pigilan si Adam sa karagdagang pagsira sa Kahandak. Sa parehong oras, nagkamalay si Adam at natagpuan ang kanyang sarili sa loob ng silid ni Amon. Mabilis niyang pinagaling ang sarili mula sa menor de edad na pinsala na dulot ng rocket habang pinagmamasdan siya ni Amon. Nilingon ni Adam ang silid ni Amon na lilito sa kanyang paligid. Nilapitan siya ni Amon at inabutan siya sa buong sitwasyon. Nalaman ni Adam ang tungkol sa umiikot na alamat tungkol sa kanya sa buong lungsod. Siya ay kilala ng mga tao bilang isang Bronze Age Kahandaki demigod na pinili bilang kampiyon ng mga Wizard.
Ito ay pinaniniwalaan na siya ay nag-alsa laban sa malupit na pinuno ng kahandak na nagngangalang Haring Acton, at matagumpay na natapos ang kanyang paghahari noong 2600 BC. Maraming bagay ang nagbago sa lungsod na ito, at siya ay nasa loob ng kanyang libingan sa loob ng 5,000 taon. Pagkatapos ay kinumbinsi siya ni Amon na maging kanilang superhero muli at humingi ng tulong sa kanyang pagpapalaya sa kahandak. Gayunpaman, tumanggi si Adam na sinabi kay Amon na hindi siya isang bayani. Binasag niya ang pader na ikinagulat ni na Adriana at Karim sa gitna ng kanilang pananaliksik sa korona ng sabak. Nakilala ni Adam ang boses ni Adriana na gumising sa kanya. Matapos marinig ang mga pakiusap ni na Amon at Adriana, medyo naantig si Adam at gustong talunin ang intergang. Gayunpaman, nananatili siyang nag-aatubili kaya lumabas siya ng bahay at umikot sa paligid ng gusali. Si Amon ay patuloy na sumusunod sa kanya habang si Adan ay patungo sa rebulto sa gitna ng lungsod. Habang nakikipag-usap si Adam sa rebulto, napansin ni Amon ang mga tropa ng intergang sa paligid. Hinahangad niyang ipaalam sa lahat ang tungkol sa pagbabalik ni Adam kaya nagdulot siya ng kalituhan laban sa mga sundalo ng intergang. Nagnakaw siya ng radyo mula sa isang sundalo at buong pagmamalaking ipinaalam sa kanila ang tungkol kay Adam habang siya ay hinahabol. Nang mahuli siya ng mga sundalo ng intergang, si Adam ay sumagip sa kanya. Sunod-sunod na pinapatay niya ang mga sundalo, ihahagis o izapping sila gamit ang kanyang kapangyarihan. Nasaksihan ito ng Justice Society mula sa kanilang barko, at dumating sila sa tamang oras upang pigilan si Adan na magdulot ng karagdagang pinsala at kamatayan sa lungsod. Nahati sila sa dalawa, kasama sina Hawkman at Dr. Fate na lumipad upang iligtas ang mga sundalo ng intergang. First time nilang magkita ng harapan ni Adam. Nanguna si Hawkman, ipinakilala ang kanilang sarili bilang Justice Society na ang misyon ay ibalik ang kapayapaan sa kahandak. Nagpatuloy si Dr. Fate na nagsasabi na dapat sumuko si Adam sa kanila o mamatay siya. Tahimik na tumanggi si Adam na nagpasimula ng isa pang labanan habang ginagamit niya ang kanyang mga electric powers para izap ang mga ito. Bilang depensa, ginulo siya ni Dr. Fate habang si Hawkman ay nakarating ng isang malakas na suntok laban sa kanya. Ito ay nagpagulo kay Adan at ang labanan sa pagitan nila ay nagpatuloy. Pagkaraan ng ilang sandali, tinawag ni Dr. Fate si Cyclone at Atom Smasher. Lumilitaw ang bagyo sa pamamagitan ng pagmamanipula ng hangin na nagdulot ng buhawi sa lugar habang si Atom Smasher ay lumaki ang sarili upang bitag si Adam sa kanyang kamay. Ang bawat isa ay nagpapalitan sa pagtatangkang makuha si Adan. Ngunit nabigo. Nasaksihan ni na Amon, Adriana, at ng mga mamamayan ang tagumpay ni Adan na nagresulta sa isang malakas na palakpakan para sa kanya. Sa kabila noon, blanko ang tingin ni Adam sa kanila at lumipad siya. Nang marinig ang tungkol sa layunin ng Justice Society na isuko si Adam, kinukutya sila ni Adriana. Sumagot si Hawkman sa kanya na si Adam ay hindi isang bayani, kundi isang mapanirang baliw na kayang sirain ang kahandak. Nagagawa ng Justice Society na kumbinsihin siya na tumulong sa mapayapang pakikipag-usap kay Adam. Tumungo sila sa kinaroroonan ng sinaunang palasyo, kung saan nakipagkita sila kay Adan upang makipag-ayos sa kanyang mapayapang pagsuko. Habang nagkakainitan sina Hawkman at Adam sa kanilang talakayan, nakialam si Adriana. Sinabi niya sa kanila na ang pag-aaway ay hindi malulutas ang kanilang mga pagkakaiba, ngunit hindi magkasundo ang dalawa. Bago ang kanilang laban, nakatanggap si Adriana ng tawag mula kay Amon. Ipinaalam sa kanya ni Amon ang tungkol sa biglaang pagbisita ni Ismael sa kanilang bahay upang nakawin ang korona. Sa kanilang tahanan, nasugatan si Karim dahil sa pagbabarilin ni Ismael habang si Amon ay nagtatago sa mga tropang intergang. Muling nakiusap si Adriana kay Adam na tulungan sina Karim at Amon na kinukumbinsi siya na kaya pa rin niyang magligtas ng mga buhay sa gitna ng hindi pagiging kampiyon. Sa isang iglap, lumipad si Adam patungo sa kanilang gusali. Bumalik sa loob, tahimik na umalis si Amon sa kanyang pinagtataguan, patungo sa labasan, ngunit nakita siya ni Ishmael. Inutusan niya ang mga sundalo ng intergang na hulihin siya, ngunit nagpatuloy si Amon. Maya-maya, dumating ang isang sundalong nakamotorsiklo para dukutin si Amon. Lumitaw si Adam sa itaas mismo ng gusali, at inatake ang sundalo, na iniligtas si Amon sa proseso. Pumuslit si Ishmael mula sa likuran ni Amon at dinala siya habang si Adam ay ginulo. Nang mapansin ang pagkawala ni Amon, naabutan at hinabol ni Adam ang raptors habang sila ay naglilibot. Hindi nagtagal, sumunod si Hawkman upang tulungan si Adam sa pagliligtas kay Amon. Habang nakikipaglaban sa intergang, nagpatuloy ang dalawa sa kanilang mainit na pagtatalo. Binalaan ni Hawkman si Adam na huwag nang papatayin pa ang mga sundalo ng intergang, ngunit tumanggi si Adam at lalong itinanggi ang kanyang tulong. Ang mga sundalo ay nagmamanyobra sa iba't ibang direksyon, kung saan sa lalong madaling panahon pagkatapos ay nahuli ni Adan ang bawat isa sa kanila. Sinusuri niya ang bawat bisikleta para kay Amon, ngunit nabigo siyang mahanap siya. Samantala, matagumpay na naalis ni Ishmael si Adam. Dinala si Amon sa hideout ng intergang. Ang Justice Society ay muling nagsasama-sama sa loob ng kanilang barko kasama si Karim na ang pinsala ay ginagamot. Kasabay nito, umuwi si Adriana sa kanilang tahanan na nalungkot sa pagtataksil kay Ismael, gayon din sa mga kondisyon ng kanyang anak at kapatid. Dumating si Dr. Fate at binisita siya, tinitiyak sa kanya na ililigtas silang dalawa ng Justice Society. Sa sandaling yon, dumating din si Adam sa kanilang tahanan at binasag ang isang pader sa kanyang pasukan. Sumunod si Hawkman, kasama niya ang dalawang sundalo ng intergang bilang mga bilanggo para sa pagtatanong.
Nang makita ang mga sundalo ng Intergang, galit na galit si Adriana, hinampas sila ng nakakuyom na kamao, ngunit pinigilan siya ni Adam. Sa halip ay hinila sila ni Adan hanggang sa langit at tinanong sila. Pagkatapos nasabik na ibunyag ng dalawang bilanggo sa kanya ang lokasyon ni Amon, ibinagsak niya sila sa lupa. Muli nitong ikinagalit si Hauptmann, na mabilis na nagmamadaling hulihin ang mga bumabagsak na bilanggo. Ang kanilang mainit na usapan ay humantong sa isa pang away sa loob ng bahay, na umaabot mula sa sala hanggang sa kwarto ni Amon. Sa gitna ng kanilang pag-aaway, nakita ni Adam ang kanyang kamao na kumikinang sa Eternium pagkatapos niyang sumuntok sa isang kahoy na pinto. Sinuri ng dalawa at natuklasan ang Crown of Sabbath na nakatago sa likod nito, na pansamantalang huminto sa kanilang away. Lahat sila ay nagtitipon sa loob ng barko ng Justice Society para makuha ang crown. Nang ininumungkahi ni Hauptmann na tanggalin kaagad ang korona, pinigilan siya ni Adriana. Iginiit niya na ang korona ang tanging susi sa pagpapanatiling ligtas ni Amon. Kaya pinanghawakan niya ito at pinilit sina Adam at Hauptmann na magtulungan hanggang sa ligtas si Amon. Ang barko ay humahangos patungo sa hideout ng Intergang. Sa kalagitnaan ng pagtalakay sa kanilang plano, biglang lumipad si Adam patungo sa hideout ng Intergang kung saan inatake siya ng maraming tropa. Ang natitirang bahagi ng koponan ay sumusunod, natagpuan si Ishmael kasama si Amon na protektado ng isang purong Eternium na kalasal. Iginiit ni Ishmael na ipagpalit ang korona para kay Amon. Sa wakas ay ibinunyag niya ang kanyang tunay na pagkakakilanlan at ang tunay na katangian ng korona. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang pinuno ng Intergang at ang huling buhay na inapo ni Haring Acton. Sa panahon ng kanyang paghahari, pinanday ni Haring Acton ang korona ng Sabak na nilagyan ng kapangyarihan ng anim na demonyo ng sinaunang mundo upang gawin ang kanyang sarili na hindi magagapi. Si Ishmael ay sumusunod sa layunin ng kanyang ninuno na naglalayong kunin ang korona, angkinin ang kanyang nararapat na lugar bilang hari ng kahandak. Hindi sinasadya ni Adriana na ibigay ang korona kay Ishmael sa pag-asang mailigtas ang kanyang anak. Gayunpaman, ipinagkanulo ni Ishmael ang kanyang bahagi ng barangay. Sa sandaling makuha niya ang korona, itinutok niya ang kanyang baril kay Amon at pinaputukan siya ng bala. Nagdulot ito ng kaguluhan sa kanila, na naging dahilan upang si Adan ay hindi makontrol patungo kay Amon. Ang kanyang bilis ay nagbibigay daan sa kanya, upang epektibong protektahan si Amon mula sa bala. Dahil hindi napigilan ni Adam ang kanyang galit, winasak ni Adam ang hideout gamit ang kanyang kapangyarihan. Sinugatan niya si Amon at pinatay si Ishmael, na nakasuot na ng korona. Si Adan ay nagdurusa sa pag-iisip, dahil sa kanyang pagkakasala, at tumakas patungo sa sinaunang palasyo. Sinundan siya ni Hauptmann. Nahuli niya si Adam na nakatitig sa rebulto. Inihayag sa kanya ni Adam na ang alamat na nakapalibot sa kampiyon ni Kahandak ay maling na kredito. Ang anak ni Adan, si Hurut, ang pinagkalooban ng kapangyarihan ng mga Wizard at itinalaga bilang kampiyon. Batid ang pagiging hindi magagapi ni Hurut, inutusan ni Haring Acton ang isang bilang ng mga asasin na patayin ang kanyang pamilya. Ibinigay ni Hurut ang kanyang kapangyarihan kay Adan upang iligtas ang kanyang buhay bago siya mapatay ng mga asasin. Puno ng galit kay Acton, sumugod si Adam sa sinaunang palasyo. Ipinaghiganti niya ang pagkamatay ng kanyang pamilya at malapit nang wasakin ang buong lungsod ng Kahandak. Gayunpaman, ang kanyang mga aksyon ay nagalit sa konseho ng mga Wizard. Ikinulong nila siya kasama ang korona ng Sabak sa loob ng isang bundok na kalaunan ay naging libingan niya. Itinuring ni Adam ang kanyang sarili na hindi karapat-dapat na maging isang tunay na bayani at nagpa siya siyang sumuko sa Justice Society. Dinala nila siya sa isang lihim na lokasyon sa ilalim ng tubig ng Task Force X kung saan itinago nila siya mula sa ibang bahagi ng mundo. Habang dinadala ng Justice Society sina Amon, Adriana, at Karim pabalik sa lungsod ng Kahandak, nakuha ng Dr. Fate ang mga premonisyon ng nalalapit na kamatayan ni Hauptmann. Nalaman din nina Adriana at Cyclone ang tunay na mensaheng nakaukit sa korona na nagsasaad na ang kamatayan ang tanging daan patungo sa buhay. Napagtanto nila na sinadya ni Ishmael na galitin si Adam para patayin siya habang suot niya ang korona. Ang kanyang kamatayan ay nagbibigay sa kanya ng akses sa impyerno kung saan siya ay muling isinilang bilang kampiyon ng anim na demonyo ng Sabak. Sa oras na ito, si Ishmael ay lumabas mula sa Underworld upang angkinin ang kanyang trono kasama ang mga kapangyarihan nito. Nakita siya ng barko na nagpakita na nagbagong anyo bilang demonyong si Sabak. Patuloy nilang binaril siya at bilang kapalit ay nagpakawala siya ng apoy upang sunugin ang barko. Inilipat ni Hauptmann ang barko, ngunit hinawakan ni Sabak ang kanilang barko at itinapon sila. Halos lumapag sila nang bumagsak ang barko sa mga lansangan ng Kahandak. Ang koponan ay naghihiwalay sa pamamagitan ng pag-crash, ngunit nilalabanan nila ang mga pag-atake ni Sabak. Ang Hauptmann, Cyclone, at Atom Smasher ay humalili sa mabangis na pagsalakay habang nagsisimula ang kanilang labanan laban sa Sabak. Samantala, pinupuno ni Dr. Fate ang buong sinaunang palasyo ng isang hadlang upang pigilan silang tatlo na makapasok. Upang maiwasang maganap ang kanyang premonisyon, nagpa siya si Dr. Fate na pigilan si Hauptmann na makapasok sa sinaunang palasyo. Nagpaalam siya sa kanyang mga kasama habang nag-iisa si Sabak. Sinubukan ni Hauptmann na pumasok ngunit walang epekto. Saktong dumating si Dr. Fate bago lumapit si Sabak sa trono. Nilabanan niya ito sa abot ng kanyang makakaya habang tinatawag si Adam gamit ang kanyang astral projection. Hinawakan niya si Sabak sa lupa para pigilan siya sa paglapit sa trono. Sa pagitan, nakikipag-usap siya kay Adan na nag-udyok sa kanya na talunin ang kampiyon ng demonyo at maging isang tunay na tagapagligtas ng Kahandak. Nararamdaman ni Adam ang kanyang presensya at gustong makatakas sa kanyang selda.
Nakikibaka siya sa pakikipaglaban sa mga sundalo ng Task Force X, ngunit hindi siya sumuko. Dalawang labanan ang sabay-sabay na naganap, habang si Adam ay nakikipaglaban upang tumakas mula sa Task Force X, habang si Dr. Fate ay patuloy na ginulo ang demonyong si Sabak. Pagkaraan ng ilang sandali, ilang hakbang na ang layo ni Sabak mula sa trono. Hinawakan siya ni Dr. Fate, ngunit tinamaan siya ng isang mabigat na pag-atake. Pagkatapos ay pinapagod niya ang kanyang sarili, na naging dahilan upang magkahiwa-hiwalay ang force field sa paligid ng sinaunang palasyo. Nakapasok na ngayon sina Hawkman, Cyclone, at Atom Smasher, kung saan nakita nila ang Dr. Fate na pagod na sa pagkilos. Tumakbo si Sabak kay Dr. Fate at pinulbos siya bago umupo sa kanyang trono. Ang tagumpay ni Sabak ay nagpapahintulot sa kanya na ipatawag ang Legions of Hell na pumupuno sa buong lungsod ng takot. Sina Adriana, Amon, at Karim na hiwalay sa iba ay nakatagpo ng napakalaking bilang ng mga kalansay ng demonyo. Magkasama, ang tatlo ay naglalaban upang pigilan ang mga ito. Nanawagan si Amon sa iba pang mga mamamayan ng kahandak na hinihimok silang lumaban ng sama-sama para sa kapakanan ng kanilang lungsod. Bumalik sa sinaunang palasyo, nagpapatuloy ang labanan sa pagitan ng Justice Society at Sabak. Nagpaputok ang Hawkman, Cyclone, at Atom Smasher na may magkasanib na pag-atake, ngunit nananatiling mas mababa laban sa demonyo. Habang papatayin na ni Sabak ang natitirang Justice Society, dumating si Adam sa tamang oras dala ang kanyang nabawi na kapangyarihan. Ang dalawang kasalukuyang kampiyon ay nakikibahagi sa isang panghuling labanan upang magpasya sa kapalaran ng kahandak. Samantala, ang mga tao ng kahandak ay nagtatag ng kanilang moral sa tulong ng panghihikayat ni Amon. Ang bawat isa ay iniugoy ang kanilang mga kagamitan patungo sa mga kalansay na demonyo na may matinding pagtanggi na matakot. Sa loob ng palasyo, ang demonyong si Sabak ay nagdemoralize kay Adan na sinasabi sa kanya na hindi siya isang bayani at ang kapangyarihan ng mga wizard ay nasasayang sa kanya. Walang pag-aalinlangan na tinanggap ni Adam at nakipagtulungan sa isang kontra-atake kay Hawkman. Ginagamit ni Hawkman ang kapangyarihan sa helmet ni Dr. Fate para matrap si Sabak sa kanyang trono, habang sa huli ay naihatid ni Adam ang kanyang panghuling suntok. Pilit niyang hinati si Sabak sa kalahati at tinapos siya kasama ng Legions of Hell. Ang mga tao ng kahandak ay ligaw na nagsasaya para sa kanilang tagumpay at pagpapalaya. Ipinahayag ni Hawkman ang kanyang kaginhawahan kay Adam para sa kanyang napapanahong pagdating, na nagdadala sa kanilang dalawa sa mabuting kalagayan. Nagpaalam sila kay Dr. Fate na buong tapang na nagsakripisyo ng sarili sa buong laban. Lumitaw sina Adriana, Amon, at Karim sa sinaunang palasyo pagkaraan ng ilang sandali bago umalis ang Justice Society sa lungsod ng kahandak sa isang mapayapang tala. Nagpatuloy ang malakas na tagay para kay Adam at hinimok siya ni Adriana na pamunuan si kahandak. Sa una ay sinusubukan niyang ayusin ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pag-upo sa trono. Ngunit pagkatapos ay nagpasya na sirain ito. Nagtapos ang pelikula sa pagtanggap ni Adam sa responsibilidad ng pagiging tagapagtanggol ng kahandak. Nilalayon niyang dalhin sa kanyang tahanan ang kalayaang nararapat, habang tinatanggap niya ang bagong pangalan, Black Adam.